Uuwi na siya. Saan ka uwi? Nag-prepare kami ng dragon fruit. Ito. Di ba yung pinakita ko sa inyo last video? May mga bunga na siya. Kumuha kami ng kaunting sanga. Dadali namin sa Bicol. Itatanim. Tatry natin doon. Baka mamunga, di ba? Madali lang naman doon magbuhay niyan eh. So, dadali natin yan. And doon, yung mga luya. Kukunin natin yung iba. Tatanim rin natin sa Bicol. Guys, welcome back to my channel. Baka last video na to na makikita nyo background ko ganyan. Kasi uuwi na kami sa Bicol. Pag natuloy yung ating biyahe mamaya, kasi nag-ayos ako kanina ng papel, lahat. Yung APOR na tinatawag, yung pupunta ka pa sa health center, tapos pupunta sa RHU, sa police. And ayun, okay na lahat yung papel namin. So, inaantay na lang namin yung aming driver. Thank God kasi meron nagsabi sa amin na may pauwi daw ng Bicol and yung jeep niya is walang laman kasi may susunduin lang sila sa Bicol na na-stranded doon na papunta dito. So buti na lang may nagsabi sa amin, itong kapitbahay namin, and ayun, kahapon yung sinabi sa amin. Ngayon nag-asikaso kami ng papel buong maghapon, and today morning, ayun, okay na yung papel namin, tumawag na yung police station dito sa Louisiana na approve na daw yung aming travel pass. Ang inaantay na lang namin is yung driver na maging okay din yung papel nila kasi dinagdag nila kami. Gawa ng meron na silang papel talaga na sila lang, susundo lang sila sa Bicol. Pero ngayon nakasama na kami, kailangan ipabago yung papel na ipapalagay din yung pangalan namin. Kaya ayun pa yung inaantay namin kaya hindi pa kami matuloy. And ayun, thank God talaga kasi sobrang nung last night na hindi pa talaga kami nakakauwi. Yung sobrang isip na ako ng isip dun sa isa kay Ken. Kasi gusto ko talagang umuwi. Naiyak na nga ako. Sabi ko paano na yan. Kasi extended na naman yung GCQ. Ibig sabihin wala pa rin biyahe. So paano na kami makakauwi? So ayun, dasal ako ng dasal talaga nun. Sabi ko sana naman merong ano, merong kaming masakyan pauwing Bicol. And so, ayun, sinabi ni nanay kinabukasan na ayun nga, meron daw masasakyan na jeep. Kaya so ang sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Sobrang tuwang-tuwa ako. Inasikaso ko lahat talaga yung papel hanggang ayun, maging okay na siya lahat and going smooth lahat, walang naging problema. Ay, sobrang salamat, salamat, salamat talaga. At hindi ganoon kamahal yung babayaran namin. Hindi siya hindi katulad nung sinabi ko sa inyo dati na 12,000 yung rent, 20,000. So, medyo naka-less-less kami dito kasi nga makikisa pa ilang kami. So, talagang papunta naman talaga sila sa Bicol. So, kami makiki-joyride lang. Isang jeep yun, guys. So, pwede kami magdala ng aming gamit. Kaya, thanks sa lahat ng mga dasal na makauwi na kami. At last, ito na to. Ito na talaga. Makakauwi na kami. Inaantay na lang yung jeep mamaya. So, baka last nyo na tong view na ganyan. Sunod na view natin sa Bicol na sana maging okay yung papel nung driver para namaya siguro makakabiyahe na kami. Sobrang struggle natin ng mga nakaraan. Paano uuwi, diba? Yun pala, mag-antay ka lang ng perfect time para doon. At dinig yung dasal natin ni Papa Jesus sa taas, ating creator. Dinig niya yung dasal natin na paano tayo makakauwi, anong sasakyan, anong sasakyan. At sobrang bait, guys, ng driver at saka yung mag-asawa, yung may-ari ng jeep na sasakyan namin, sobrang bait niya. Tinanong lang kami magkano yung gusto nyong ibigay sa amin na pamasahe, yung hindi naman tayo malulugi, hindi rin kayo agrabyado, yung mga ganyan na sobrang bait, kaya thanks God talaga, hulog sila ng langit. Yung pinagdasal mo nandyan na, inilatag na ni creator sa iyo, kaya sobrang thanks talaga, makikita na natin si Ken, so excited na to, nakapag-ayos na kami ng mga gamit, and hindi ko alam kung madadala namin yung iba, nagamit kong kasha dun sa jeep, so kung hindi kasha, di yung magkakasha lang yung mga bayong, ayun, na-prepare na namin yung mga damit namin, at saka baka yung, ano ba tawag dun, yung ibang gamit na magkasha, basta titignan natin mamaya, bibideo natin kung alin yung magkasha, and praying na maging okay yung biyahe natin. So, mamaya ulit tayo kapag natuloy na. Bye-bye! Uwi na kami! Dala na namin yung mga gamit. Ito pa lang, nasa loob pa yung iba. Tsaka yung mga bayong. At baka hindi magkasya sa jeep, so hindi mo na naman ilalabas. Ito lang muna. Jillian. Na nga, nailabas na namin yung mga gamit. And kahapon, ano ba ngayon? Morning na ngayon. Buti nga hindi natuloy kahapon kasi baka gabihin kami dumating sa Bicol kasi hindi nakapag-ayos nung gamit kahapon. Hindi nakapag-ayos nung papel yung driver, hindi napirmahan nung hepe kaya hindi kami natuloy kahapon. So ngayon pa lang na umaga na. Buti nga at nang ano, yung umaga yung biyahe, di ba? Hindi mahirap kaysa
gabi. Yung Hepe ay yung police manager. Ano daw yung Hepe? Yung parang mataas yung rango niya sa kapulisan, ganun. Tay pa namin yung sasakyan namin. Ayun na si Jillian, ready na, naka-face mask. Antaba ako, grabe. Inaantay lang namin yung jeep, wala pa, sabi ay 9 or 10 daw. Ngayon ay 9:30 na, so mamaya siguro baka nandiyan, natatawag na lang yung driver. Lolo ko yun kasi papang na ako nga rin natin. Wala si papa mo dyan, nasa labas. Nandyan ba? Ito na yung jeep, tuloy na. Hahakutin na lang yung washing machine, sana magkasya. Antayin lang namin dito, babantayin yung gamit dito sa may labas. Para mamaya pagdating, sasakay na lang. Kaya mo ba, Harbs? Oo, papunta na. Okay na. Nandito kami sa checkpoint. Dito pa rin sa loob. Jillian. Dala namin gamit, no? Hiwa-hiwalay kami. Nandun niya si Papa. Dito ako at si Jillian. Dito kami sa checkpoint pa. Makain muna yung batuta. Ubus na ba? Bumili na lang kami ng ulam tsaka kanin. Ah, nagbaon pala. Kasi pag bumili ka dito, mahal. Ayun, chicken joy, fried chicken, tsaka giniling na may patatas. Dito na kami kumain sa jeep kasi mahal doon sa kainan sa labas. Over muna, kumain sila doon. Kami dito na. Malayo-layo pa, pagbilaw pa lang. Pagbilaw keso. Nakalagpas pa lang namin ang Lucena. Ay, excited much. Last na namin kumain, pabiyahe na naman ulit kami. Itsura namin dito sa jeep. Dala ko yung washing. Saka yung mga bayong. Dala yung mga bayong. Yung TV hindi na dala. Kasi baka masira. Huh? Ano? Ano? Social distancing. Yes, bawal ang kalong. Nag-aayos na gamit papasok, palipat ng jeep. Ayun.
Ayan yung lipat natin ng sasakyan. Kasi bawal nang dumiretso itong isang sasakyan na sinakya namin galing Laguna. Kaya lipat kami din sa isang jeep. And... ayan na! Bo-vlog na ulit! Na-miss nyo ba yung mga yan? Na-miss nyo ba yung mga batang yan? Naalala nyo ba itong lugar na to? Oops! 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 We're back here sa Bicol! Nandito namin kami sa Bicol. Grabe yung biyahe. Ginabi na kami. Dumating kami ito ay 7 o'clock ng gabi. Kaya sobrang pagod. Hindi pa. Naliligo. Maliligo pa. Kaya hindi na tayo nakapag-vlog masyado. Hindi ko close ko na rin ito kasi pagod na pagod. Magpapahinga muna. Bukas na ulit. Most of the time mag-vlog. Marami tayong mag-vlog. Exciting. So see you tomorrow, guys. Ano daw yan? Bilis! Ano nagiging sa amin yung dukay ito? Ha? Huh?